Sa gitna ng controversial na issue, biniltahan ni dating NTF Valcax spokesperson na si Ka-Eric Cecil at ang vice presidente na si Inday Sara Duterte, sina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Lizette Nasmat. Sa isang matabang napahayag, binatikos ni Ka-Eric ang umano'y mga katiwalian at kapalpakan sa palasyo na ayon sa ganiya ay nagdudulot ng malaking pinsala sa gobyerno at sa bansa. Si VP Sara naman ay nagpahayag din ng pagkadismaya at tila sinisisi ang ilang hakbangin ng administrasyon ni Kuting Jr. Ibinunyag ni Ka-Eric ang umano'y mga baho o mga anomalya na nagaganap sa loob ng palasyo, partikular na ang ilang kasunduan at proyekto na aning ay pabor lamang sa mga kaalyado ng administrasyon. Ayon sa kanya, kailangan umano maging transparent ng pamahalaan at magpaliwanag sa publiko tungkol sa mga nasabing issue. Dagdag pa niya, hindi dapat ipinagwawalang bahalang mga isyong ito dahil ito'y may direktang epekto sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Sa kabilang banda, si VP Sara Duterte, na kilala sa kanyang pagiging diretso at walang kinatatakutan, ay nagpahayag rin ng kanyang pagkabahala sa mga naglalabasang issue. Ayon sa kanya, mahalagang manindigan ang mga leader ng bansa para sa katotohanan at integridad. Hindi umano siya magdadalawang isip na patuloy na magsalita at kumilos para sa kabahanan ng taong bayan, kahit pa sino pa man ang kanyang makabangga sa prosesong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Making her the top presidential contender in the survey. However, bumaba daw yung support, mga kaibigan, pero wala naman yun. Hindi naman yun ang pinag-uusapan dito. Ang importante dito, guys, marami pa rin gustong maging presidente po si Vice President Sara Duterte. Si Tulfo naman, mga kaibigan, pangalawa, pero ang layo. Si Lenny, pangatlo, pero sobrang layo. Si Marcos naman, si Super Ate, ang layo din. Wala, ang layo. Si Isko Moreno, nakapasok din. Si Manny, nakapasok. Oh. Si Risa, naku, si Risa? Si Risa gusto maging president? Ay sus, kaya pala. Oh, Robin Padilla, tapos si House Speaker Romualdez. Si Speaker Martin, mga kaibigan, gusto maging presidente, kaya naman pala. Ang kapal na moksa. Ha? Gusto niya maging president? Si Tambaluslus, mga kaibigan, gusto maging presidente? Ang kapal ng grabe. Hoy, dumaan ka muna sa pagiging barangay tanod. Ang kapal mo. Tatakbo daw siya, mga kaibigan. Itong si Speaker. Speaker! Tatakbo. Pwede ba yun? Tatakbo siya. May buboto pa ba dyan? O, ilang percentage po? Basahin nga natin. Ilang percentage po ang nakuha ni Tambaluslus? Ay sus, Mariusim, 0%. 0.8%, Mariusim. Kaawaan ka ng Diyos. Ito naman si Virus, 2%, sus, Mariusim. Bakit nilalagay niyo pa to mga to dito? Hindi naman buboto sa mga to. 'Di ba? Tanong ko lang, mga kaibigan, ha? Tanong ko lang, ha? Bakit po nilalagay pa ang pangalan ni Tambaluslus sa kani Virus dito? Ha? May boboto ba dyan para maging president? Sus, Mariusip naman. Huwag naman kayong ganyan, ha, GMA. Dapat ang ilagay nyo si VP Sara lang at si kung sino yung pangalawa, pangatlo. Huwag nyo nang ilagay yung iba. Sus, Mariusip. Wala namang... Si Tambaluslus, kahit ilagay nyo pa ng ilagay yan, hindi po aangat ang ratings niyan. Dahil wala na pong may gusto dyan. Tapos gusto nyo pa si Tambaluslus tumakbong president? Sus, Mariusip na mo ka, ginoo. Sus ko, ginoo. Magsama na lang sila ni Risa. Oh, sige. Mag-ano na lang sila, magtanod na lang sila, barangay tanod. Pwede pa. Baka may bumoto pa sa kanila. Diyos ko naman, bakit kailangan pa talagang i-emphasize ang pangalan nila? Di ba?
Alam naman natin, guys, kung gaano ka walang kwenta yung mga yan. Di ba? Wala pong, walang boboto dyan. Kaya please lang, wag yun ang ilagay sa susunod, wag yun ang ilagay mga mukha na yan or mga ratings dyan. Kasi wala naman talaga yan eh. Wala namang nagawa yan. Ilang tao, sige, ito na lang. Trivia tayo. Ilang tao na sa mga, ilang tao na yan si Risa dyan sa ano, gobyerno? Meron ba tayong nabalitaan na may nagawa siya? Wala. Yan si Tambaloslos. Ilang tao na siya dyan? May nabalitaan ba tayong naman nagawa siya? Wala. In fact, sira-sira doon sa bayan niya, sira-sira. Yung mga kalye doon, sira-sira. Ang dami ng mga project na hindi natatapos. Tapos magiging presidente pa. Lord, patawad po. Sana po, Lord. Oh, sabi ni ano, ni Bella Sacro, solid Duterte sa Tagalete. Oh, see? Tagalete daw mga kaibigan, solid Duterte. See? Solid, oh. Leyte yan, ha? Oh. Kasi alam nila, guys, na si Tambaloslos, hindi naman talaga pwedeng tumakbo yan. Kasi nga, ang dami pong mga project dyan na nakapending po. Jesus, Mario Josef. Can i-check nyo? Can i-fact-check nyo pa si Pudinet? Diba? Los-los yan, eh. Magbarangay na lang silang dalawa ni, ano, ni Risa. Jesus, Mario Josef. Ilalagay niyo pala talaga ang pangalan? 0% ilalagay pa ang pangalan? Ito namang ano, ito namang mainstream media, ha? Kayo naman, alam niyo namang 0% na yan eh. Bakit kailangan niyo pa ilagay ang pangalan? Huwag niyo nang ilagay. 'Di ba? Pag mga ganyan, ano niyo na, out na sila. Ang ilagay niyo kung sino yung number 1, number 2, number 3, ayan, lagay niyo yan. Hanggang number 3, number 4, yan pwede niyo ilagay. Pero yung mga pangalan na wala naman talagang ano, wala na 0% na, huwag nyo na ilagay. Nakikita pa ng mga tao eh. Di ba? Kaya pala itong si Risa, atat na atat. Kung ano mga sinasabi, nagpapaano pala, nagpapabango pala mga kaibigan, pati itong si Tambaloslos. Kaya pala, todo kayod sila. Kasi meron pala silang balak na maging president. Ito po mga kaibigan, ha, ito po ang ating updates, guys, ha. Pakinggan lang po natin mga kaibigan, no, para po makumpleto ang ating context. Kung paano po mga kaibigan ibabasura ang impeachment po ng ating mahal na Vice President. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte. At isa na rito ang flood control project na matatandaang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara, ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo, dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik si kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque, hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara. Ayun! Narinig niyo yun? Yun pala, guys! Narinig niyo yun? Sinabi po ni Attorney Harry Roque, panay banat nila? Oo. Itong si Speaker po, panay banat, di ba? Kay VP Sara? Oh, yan naman pala. Kasi guys, lumabas sila sa survey. Yung pangalan nila, Tambaloslos, at itong si Virus, lumabas po sa survey, mga kaibigan, na gusto maging president. Kaya naman pala, now I know. may nagsabi, oh. Sabi ni ano, Summer Leyte Idol, solid Sara Duterte. Oh, see, sabi ko sa inyo guys eh. Summer Leyte, sabi ni Danilo Maribohok. Summer Leyte, solid Sara Duterte. See? Solid sila mga kaibigan. Leyte na yan, ha? Summer na yan, ha? Oh. Ano, Tambaloslos, laban ka pa? Hoy, Tambaloslos, laban ka pa, huwag ka nang lumaban.
Ah, kakain ka lang ng alikabok, kawawa ka naman. Para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang gante dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno, no? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali yung i-impeach yan. Pero git ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura, no? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Eh kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan, no? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks, no? Eh, ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya pumasok, eh meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari, no? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung mayroon talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Igit 100 estudyante ng Pagan Grande Elementary School dito sa Barangay Tamugan, Marilog District ang tumanggap ng school supplies mula sa hakbang ng Maisog USA at mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Palakpakan nyo naman guys! Palakpakan nyo naman si VP Sara at ang Maisog USA po na migay po ng mga school supplies. Okay. Klaruhin lang natin po, no, kaya po hindi po siya pwede ma-impeach guys si VP Sara dahil unang-una wala, baseless eh, no, wala po silang basehan mga kaibigan. Pangalawa po, sinabi ko sa inyo kahapon na wala po silang probable cause. Kailangan po may probable cause mga kaibigan bago mo ma-impeach ang isang opisyal, lalo-lalo na pag ikaw ay isa sa mga pinakamataas na opisyal sa bansa, which is the Vice President, no. So, marami pong mga factors guys na i-consider para ma-impeach ang isang opisyal ng bansa, mga kaibigan. So, tinitingnan po ni Attorney Haruroke, wala po dun. Wala silang makita. So, hindi po may impeach. Ibabasura po ang impeachment ni VP Sara. Pero, si Bangag, tuloy ang impeachment. Ito po mga kaibigan, ang good news. Pakinggan natin guys, namigay po ng school supplies si VP Sara at ang Maisog USA. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hirap din ang ilang magulang sa Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City na makabili ng mga school supplies ng kanilang mga anak. Pilit nga raw nilang ipinagkakasya ang kanilang kinikita para sa mga pangangailangan ng kanilang anak mula sa baon hanggang sa mga gamit pang eskwela. Lisod kayo oy, sa isa lang ka notebook, lisod yun kayo gani. Paningkamutan lang yun, mahal kayo sir. Mahal ba mga school supplies ngayon? Talagang mahal. Walang pambili. Ganun. Minsan, nagtitinda lang maliit pero kulang. Sa Pagan Grand Elementary School sa Barangay Tamugan, maraming estudyante ang hirap sa kanilang pag-aaral dahil wala silang magamit na school supplies. Most of our learners are nakatira sa mga malalayong lugar. Mostly, ang iba dito is na nakatira sa far-flung area. Our learners is matatawag namin na
mahirap talaga kasi hindi kanila kaya i-afford yung mga school supplies. Kalimitan din dito, kami po mga teachers ang magambag-ambag para mayroong supplies yung mga bata. Cellphone, dami oh. Dami guys to. Nitong araw ng Linggo, isang gift-giving activity ang isinagawa sa Pagan Grande Elementary School ng mga kinatawan ng Hakbang ng Maisog USA, katuwang ang Sara Duterte Supporters New York, Feel a Movement for Equity at Jaya's Kitchen. Nandito tayo ngayon sa Davao, specifically sa Pagan Grande Elementary School para mamigay ng suporta sa mga bata dito. So yes, maliban sa mga political issues, meron din kami mga advokasya on helping children. Kailangan suportahan natin mga kabataan para maumol yung sarili nila, makita nila na ang kahirapan ay hindi pala hadlang sa kanilang success. Namahagi sila ng mga school supplies sa daan-daang estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Bukod sa hot meals, tumanggap din ang mga bata ng mga pangbaon sa eskwela gaya ng juice at biscuits. Maging ang mga guro ng nasabing paaralan ay nakatanggap din ng mga supplies na makatutulong sa kanilang pagtuturo. Malaki ang pasasalamat ng mga estudyante at maging ng mga magulang ng Pagan Grande Elementary School sa mga school supplies na kanilang tinanggap. Salamat kami kayo nung anay mga ingon ani. Dako kami po salamat. Mga estudyante tanawad, enjoy kayo sila na ipagkaon. May mga inana ba mga school supplies. Marami akong pasalamat talaga nga nakatulong kayo sa amin para sa anak ko. Talagang malaga po talaga ang mga school supplies sa mga bata kasi para may gagamitin yung mga bata, lalo na sa araw-araw nila na pag-aaral. So very important po talaga yung mga school supplies na binigay ninyo po. Ayon sa Hakbang ng Maisog USA, marami pang eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang kanilang pupuntahan para mamahagi ng mga school supplies sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SBN News. Palakpakan guys! Today, palakpakan nyo naman mga kaibigan ang ginawa po ng ating mahal na Vice President. Kasama na po ang Maisog USA, namigay po sila ng mga school supplies, nagpakain po sila ng mga bata, namigay po sila ng mga baon, mga biscuits, kung ano-ano pa mga pagkain. Kaya palakpakan po natin mga kaibigan. Good job po ang ating mahal na Vice President. Yan ang sinasabi natin. Yan ba yung gusto nyong i-impeach? Mahiya naman kayo. Ha? Yan ba yung gusto nyong i-impeach? Sus, nakakahiya kayo. Okay mga kaibigan, puntahan na po natin guys ang pinaka-controversial ngayon. Ang forensic evidence. Nako, eto na guys. Forensic evidence po mga kaibigan. Panoorin na natin guys si Ka Eric at saka si Miss Lorraine Badoy. Kasama na dyan si Miss Malutikia. Ito po mga kaibigan, no? Ayusin lang natin guys, wait lang po, ayusin lang po natin para maganda po ang ating ang ating presentation. Para maganda po ang ating kuha. Ayan, ito na, lumabas na. Ayun. Ma'am, sumasambulat ngayon sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Itong confirmatory na revelations coming from a very popular political blogger who happened to be a crusader for good governance sa Pilipinas, pero sa Amerika na siya. We're talking about Miss Maharlika. At ipinakita niya yung authentication evidence as proof na hindi po gawa-gawa ang video na inilabas doon sa Los Angeles. At ito ngayon ay pinatotohanan ng mga forensics digital expert on cyber analysis. At mukhang na-debunk ang mga wala sa hulog na mga pagdidepensa ni Defense Secretary Gibo Chudoro at nitong Abalos, no, DILG Secretary Abalos, sa kay Bongbong Marcos Jr. sa napaka-iskandalosong revelations nung video na may powdery substance na hinihigop
ang isang personalidad na kamukha ni Marcos Jr. at hindi naman niya dininay na hindi siya yon, kung hindi ang kanyang mga alter egos ang gumawa nito, subalit ngayon may authentication na nanggaling na sa Estados Unidos. Ma'am, would you like to react to these revelations maliban pa sa Katibinag Expose series na ngayon ay nagdudugtong dito sa kay Maharlika na mga nauna nang na-reveal, including din ang revelation sa Senate hearing sa noong nakaraang mga buwan kay Senator Bato de la Rosa on the serious allegations of the involvement to illegal drug abuse ni Pangulong Marcos Jr. Ma'am Lorraine. Again, no, it's the one that's being tested right now. Kasi alam naman natin, I mean, with the Filipino people, you ask around, they believe it already. Kahit nga but now that the authentication is out, no, even with DeepWare. DeepWare is an international organization. Kung kaya't binalik ulit ng Facebook ang mga tinakedown nila ng Rappler na ngayon naman ay kaibigan ng mga Marcoses, yes. Di ba? At alam natin kung ano yung Rappler. Yeah, Rappler ay CIA-operated yan. So, ang tinetest kasi dito talaga ngayon ay ang Filipino people, ang AFP, lahat tayo, no? Papayag tayo. Kasi, ano, Eric, sinabi mo, kamukha ni Bongbong Marcos. Oo, at walang denial. Oo, hindi. Sa authentication lang, hindi lang kamukha, kundi siya na mismo yon. Kasama sa authentication, yung positively identified that this is Bongbong Marcos, no? Kasama yan sa pag-authenticate. So, gusto namin kausapin ngayon ang mga pambansang enablers. Itong sila Gibo Chodoro at si Abalos, kahit yung executive secretary, si Lucas Bersamin, na mini-minimize ninyo itong problemang ito, no? Because you want for it to go away. It will not go away because it is a very serious issue. Nasa core niyan ay ang cognitive circuitry ng ating Pangulo na burnt toast na, mukhang sunog na sunog na. Tostado. Pag ikaw ay drug addict, ganun talaga yon. Lalo kapag ka a cocaine, no? So, yung implications na yan, the implications there are, we are being led, and in the light of all the revelations of Cathy Binag that none of them has responded to, and in fact, media has been silenced about. And media, again, no, as I said, it's part of the problem. It's part of what we're seeing They're now. They're covering up. They're also part of the revelation, no, na hindi sila, hindi talaga sila professional journalists, and they're not there for the country. All they are paid hacks, no, of this government. No? And so, tama po yung punto mo, ma'am. Their silence, which is intentional, iniiwasan nila itong very serious na problema sa question of morality, integrity, and competence ni Marcos and mental health niya. At dahil sa mga revelations, physical health niya, ang mga revelations na ito, ang pagwawalang bahala at ang pagwawalang kibo ng mga malalaking media groups ay isang cover-up, systematic cover-up that does not serve the country but rather reinforces the problem. Anong problema po yun? Failure of leadership, question of integrity, and a dangerous situation wherein it is highly believed by the people now that we are being run by a drug addict or drug dependent president na napakadelikado because of the enormous power vested to the office of the president, commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. He can decide to go to war, and he can even decide kung anong gagawin niya na makakaapekto ng seryoso sa relasyon ng bansa sa iba pang mga bansa, kagaya ng ginagawa niya sa China at sa kanyang panguyupapa sa Amerika, at ngayon naman ay ang paglaganap ng kawalan ng kanyang pakialam sa laganap na pagbabalik ng korupsyon, droga at kriminalidad. Yun ang point ni Ma'am Lorraine kung bakit ito hindi binibitawan ng Pilipinas nating mahal. Also, Eric, no, iulitin ko, nag-agree with the people who say it, and foremost is the former president, no, na with all due respect to the authentications, no, the best evidence that this is authentic, no, is the refusal of President Bongbong Marcos to take a very simple drug follicle test. Agree ako dyan. Not just of his use of cocaine, but his drug addiction. That's the worst part. No, that we're being led by the worst of us. Someone who cannot even manage his life. We are expecting someone to manage 120 million Filipinos. No? Correct. Paano yon? Hindi pwede yon. And ignoring the problem does not make the problem go away.
Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte sa statement niya. Yeah. It rather confirms the validity of such serious allegations na totoo at mayroong bigat ng katotohanan sapagkat hindi niya kayang pasinungalingan through a voluntary hair follicle scientific transparent drug testing. Mag-aanim na buwan, pitong buwan ang nakalipas. Wala. Ignore, kibit balikat, tawa-tawa, at kung ano-anong palusot, ignore and palusot. Mm. But the problem is very serious. Lumulugmok ang kahirapan at ekonomiya ng bansa, lumalawak ang walang trabaho at nagugutom na Pilipino, ang ekonomiya ay palugmok ng palugmok. Why? Because investors and other economic drivers ay nawawala ng kumpiyansa sa gobyerno. At pati ang ordinaryong mamamayan, hindi na nila nakikita na may direksyon ang pamumuno ni Marcos Jr. The reason na ang kanyang net satisfaction rating is 27% lang. In the last 2 years pa lang siya sa pagiging Pangulo, first time natin nakita na ganito kalugmok ang pagbagsak ng satisfaction and approval and trust rating ng taong bayan sa presidente. 27% lang ang net niya. Samantalang, ang ibang mga presidente nagkakaroon ng ganyang rating doon sa last years ng kanilang paglilingkod. With the exception of Rodrigo Duterte, na kahit hindi na siya Pangulo bago siya bumaba at nang bumaba siya, ay nasa 75 to 80% approval trust rating pa rin niya sa mamamayang Pilipino. Yun ang punto namin ni Ma'am Lorraine. Also, very worrisome yung pagtakip ng mga nasa gobyerno, no? Foremost of which is si Defense Secretary Gibo Chodoro at saka yung local government secretary si Abalos, no? Kasi ang drug addiction ng mga kababayan, Eric, pagka may isa kang pamilya, ikang kapamilya na drug addict, ibig sabihin meron siyang at least 5 enablers, yung mga nagtatakip sa kanya. Kahit hindi mo alam na nagtinatakpan mo siya, na kasama yan, no? So and that causes even more, lalo siyang nalululong. Pero ngayon ang nangyayari dito, ang buong gobyerno ang nagiging enabler at tagapagtakip ng ating pangulo. Ayun. No, ano ibig sabihin noon? Nakakatakot 'yan kasi ibig sabihin talagang sinisira niya ang mga institusyon natin. Nakita niyo ba yung araw ng kagitingan na event na binibigyan siya ng panyo ng PSG para punasan yung puting substance. Ibig sabihin, itong mga nakapalibot sa kanya, alam nila nalulung sa droga itong president natin kung sakaling totoo yun. Alam nila yun at pinagtatakpan nila. Napakadelikado. Yeah. Mambabalikan natin yan because in a while, we will have Professor Malutikia. Yan, okay. Malutikia po, mga kaibigan, ha? Pakinggan po natin si Miss Malutikia. Ito po, no, dahil po doon sa sa residue. Ha? Dahil po sa residue, mga kaibigan, ano ba ibig sabihin nun? Yung pulbo po, ano ba to? Pulbo, ano ba to? Ha? Tawas? Dumikit po sa kanyang sa baba na sa kanyang bandang ilong, mga kaibigan, pagpunas niya. Grabe. Talagang nakakahiya. Diba? Nakakahiya po yung ganun, mga kaibigan. Ibang klase talaga. Ito po ha, pakinggan po natin mga kaibigan si Ms. Puta-putay kay Ms. Malutikia po. Ha? Asan na ba yun? Ito po. Ira na yun, no? At nakikita ko na ganito na naman yung nararamdaman ko. No, but to make an early stage ng kanyang ng pamamahala. Sa tingin mo ba, Ma'am Malu, this kind ng pagpihit ni Marcos papunta sa maiiwan sa ating mga anak. Tama. Dahil busy ka doon, hindi mo natingnan yung civic duty mo sa bayan at nagiging pag election lamang, doon ka lang medyo tinitingnan, ano ba? Malapit na ho ang election, nalarapat na pag-usapan, ano ba ang karakteristik na hinahanap natin sa ating magiging leader? Patuloy pa rin po ba ang nangyayari na gumagastos ang legislative ng pondo na walang liquidation. Yun, gusto ho nyo ba yan? Pangalawa, patuloy pa ho tayo sa leader na weak? Itong administrasyon na ito, weak, hindi mo nga siya nararamdaman eh. Kaya ang daming nagde-decide para sa kanya. Mukhang lulong sa droga ito. Yung siguro Susan 76KR, thank you very much. Puro ang isang reform na kailangan na final balita ko ni Congressman Duterte. Yung mandatory na hair follicle exam
para sa mga nakaupo at doon sa oo at appointed at doon sa tatakbo. Hmm. So gawin po natin 'yan para hindi natin pinagdududahan ang ating leader. Bakit? Kasi ngayon ho ang balibalita lamang na gumagamit ng illegal drug, ng cocaine, no? Tapos may lumabas na nag-personal testimony na sinabi na ako'y binigyan. Biro mo, apart from the president, you have the first lady. Asawa niya mismo. Ang then in another interview, nakita may dalawang anak. So kung ang iyong inner circle sa pamilya ganyan, impaired judgment ka na nga dahil kailangan kang tumira para ka makapag-desisyon, napakahirap niyan, katulad niyan. Iyan, kita nila. Eh, hindi naman tayo ang gumawa niyan. RTVM ang nag-shoot dyan. This was April 9 only. At araw ng kagitingan, Eric. Kaya sa akin ko, ano ba naman boundaries ito? Kita mo, galit sila, pero wala silang sinasabi. Powder talaga, Mamalo. Hindi siya pulbo. Hindi naman nagpo-pulbo ito. Ayan, powder talaga. So, ikaw, sabi ko nga, nung pinanood ko yan, sabi ko, tama ba ang nakikita ko? Powdery pinapahiya substance ba ng RTVM itong pangulong ito? Kasi usually yan, alam mo yan, Lorraine, di ba? Inaayos mo bago huparap. Pero wala kaming ganyang problema kay PRR. Oo, oh, kaya, not on that level. Di ba, buhok-buhok lang. Ganun, nakakalungkot ganun lang yan kasi, alam mo, yung decision-making process niya is impaired. Yes. At pag impaired ang judgment, delikado. Sunod-sunod yan, tayo'y magkakagera. Yan. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa droga. Yun. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa ginagawa sa Davao City. Impaired judgment. Tayo ay walang pakialam sa KOJC na halos bastusin at ilugmok na. Grabe. KOJC. Tayo ay walang pakialam sa isang media. Ha? Isang media na tumatayo. Yes. SMNI na lang yung tumatayo eh. Sabi nga nung iba kong mga sabi nung iba kong mga kaibigan sa media, bakit daw naman ganun? Ba't daw ako appear ng appear sa SMNI? Eh simple lang ho yun. Sila nagsasalita eh. Kung magsalita kayo, a-appear ako sa inyo. Di ba? Parang manunood ba tayo? Oh, so nakalimutan ka. Ano? Yung kinukonsinti at pinapalakpakan mo ng ngurakot at ginagamit na ayuda ang pundo ng gobyerno para mamili ng taong bayan. Hayagang ano yun? Hayagang pangungurako. Impaired judgment yun kasi with blessing ng presidente. Correct. And shamelessness. Di ba nakakapagtaka? Dati ho, ako nasa gobyerno. Merong notice of cash allocation, papel po yun. Tapos may saro, papel po yun bago maging cash. Ako'y nagugulat ngayon ho, ang daladala na bag ay puros cash. Puro cash na. Ay, paano ho yun? I have a theory, Malu. Malu, Eric, mga kababayan. Sige, ma'am. Puro-puro ng cash. History repeats itself. Di ba talagang umuulit talaga ang kasaysayan sa buong ano, ng buong sangkatauhan yan. At bakit siya umuulit? Umuulit siya, ang sabi ng mga ancient, ano, no? Ng mga nag-iisip ng ganito, mga philosophers, umuulit siya kasi binibigat tayo ng pagkakataon na matuto, na baguhin. Kumuha, no? So it's pag-aaral called the redemptive art. No? So ang ganda dito, napakaganda dito para sa akin, dito sa pag-uulit ng Marcos na ito, ang bait talaga ng universe kasi parehong pangalan, Ferdinand Marcos Jr. No? May first lady na ganun din. No? Oh, tapos merong abusado. Romualdez, ganun din. May plunder, may pagmamalabis, pag-silent ng press. Parang sinasabi ng universe, anong tingin niyo? Matututo pa ba kayo dito? 20 years pa ba bago niyo itong gagawin yung dapat niyong gawin? Psycho. So that's the redemptive arc of the Filipino. You know where you're going to put yourself the next time it happens. Kasi, yes, thank you very much kay Marisa Hilobayashi sa kayang 800 yen. Ang layunin ng kasaysayan ay hindi lamang po ang pag-aaral sa nakaraan, kundi bilang maging gabay para sa naman, future. Yun po ang purpose. Yun naman ang pinaglalaban natin, yung mga anak natin at salinlahing Pilipino. Redemptive at the same time, restorative. Ibig sabihin, yung mga nawalang values, marirestore sa atin sapagkat nag-aral tayo mula sa karanasan, yung sabi ni Ma'am Malu sa kanyang kahinerasyon. Ma'am, hold your line. Sapagkat there is an important analysis na kukuhanin namin sa'yo tungkol dito sa laro ng survey na gustong ipahiya si Vice Presidente na siya daw ay nag-nosedive by 17%
sa mula sa kanyang trust and approval rating, samantalang si Marcos Jr. hindi nila ipinakita ng net satisfaction rating ay 27%, napakababa, at among the modern presidents natin, isa ito sa pinakalugmok na rating ng presidente. Tunghaya natin ang ulat na ito, and then as a research fellow na namarunong sa ganitong social political survey, magbigay po kayo ng analysis. Tunghayan muna natin ito. Ayun lang ako nakakita. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang survey ng Okta Research na nagtatanong sa mga respondent nito kung sila ba ay pro-Marcos o pro-Duterte. Aniya, talaga bang gumastos pa ng pera ang mga nasa likod ng survey para lang sa ganyang klase ng tanong? Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Hindi ko lang alam kung merong nangyari na survey noon na nagtatanong kung pro-Aquino ka ba o pro-Duterte ka ba or pro-Arroyo ka ba or pro-Estrada ka or pro-Aquino ka or pro-Marcos ka. Hindi ko pa narinig na merong ganyan na nangyari at ginawang survey. Kaya medyo nagulat ako na talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Para kay Vice President Sara, ito dapat ang itinanong ng Okta. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun nilipat doon sa pro-Pilipinas at wala nang maiwan sa pro-Duterte o pro-Marcos. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, hindi naman mahirap na malaman ang tunay na motibo sa likod ng nasabing survey. At yan ay para manatili sa kapangyarihan. Ang motibo dyan is perpetuation in power. To lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Everything is all about politics and power. Para kay Vice President Sara, bagamat hindi niya masusukat ang trust at approval ng mga tao tuwing siya ay nag-iikot sa iba't ibang lugar, pero nakikita niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Pero nakikita ko ang pagtanggap ng mga tao at nakikita ko na wina-welcome nila kapag pumupunta kami doon sa isang lugar at nagtatrabaho. Kasi yun ang gusto nating lahat. Nakikita na nagtatrabaho yung ating mga opisyal sa gobyerno at nararamdaman ng tao yung trabaho ng gobyerno. Ayun. Professor Malutikiya, Ma'am Lorraine, malinaw pong binabanggit ni Inday Sara na ginamit itong isang survey para magkaroon ng parang political bickering survey kung ano bang antas ng kagustuhan ng mga tao between Marcos and Duterte. Pero pinuna niya ito sapagkat sabi niya, hindi nakakatulong sa mamamayan ang sobrang laro ng politika upang ito ay makapagsulong ng mabuting pamamahala at nararamdaman ng mga programang nakakabenepisyo sa taong bayan, sapagkat the survey does not reflect kung ano ang tamang pamamahala at ano ang hinahanap ng mamamayan sa pamahalaan. Yun ang kanyang isang pagpuna, Mamalo. Well, alam mo, Kuya Rick, ang survey kasi is a snapshot of a point in time. Okay. So, kailangan nating malaman kailan ba ginawa yung survey. Kung ginawa yan ng June at linabas ng August, ang tawag ho yan sa industriya, panis. Panis. Bakit ho? Stale result. Kasi it is true at that point in time. So kung kunyari, June, ginawa, Hunyo, totoo nung Hunyo. Pero yan po ay ibang-iba naman sa ground. Yun. Ang survey guides. Hindi ho siya hindi ho siya conclusive. Hindi siya, dahil yun ang resulta, yun na talaga. Hindi ho. Kaya nga ho may survey at may eleksyon. Ang eleksyon, mandato ng tao. Bumoto. Ha? Bumoto. Ito random ang pagpili. So hindi 65 million ang N niya, ang sample size. Yun ang universe, kumukuha lang ng 1,500, ng 2,000. Pangalawa ho,
napaka-importante sa survey ang framing ng tanong. Paano ba ginawa yung tanong, no? So hindi ka naglalagay ng bias sa tanong, kasi pag nakita niya kung ako yung loyalist, nakita ko yung salitang Marcos, ititik ko yun. Yeah, siyempre. Kasi nag-introduce ka ng bias. But it does not follow na yun ang governance. Hindi. Oo. Ibig sabihin, katulad nun, pinakita sa atin yung tanong, yung pro-Marcos, actually, ginawa namin yan sa pahayag, pero ang aming term, pro-administration, pro-opposition. Bakit ho? Tinitingnan ho namin yung bambumoto noon na andun pa ba? O lumipat na sa undecided? Sa amin hong pahayag second quarter, lumalaki ho yung undecided from the pro-administration. Meaning, yung bumoto sa akin, pumupunta na sa gitna. Sa opposition rin, ganun. Kaunti ang opposition, pero pumupunta na rin sa gitna. Bakit hindi nag-cross? Kasi hindi nila alam kung sino ang opposition. Pero dito, ni-name mo eh. Pro-Marcos, pro-Duterte. That's already a bias. Bias question. Oo. So, hindi ko alam kung paano na-allow yung tanong na yan. Kasi talagang tinatanong mo sila kung dito ka ba o dito. Hindi ko rin makita ang utility kung nagtanong ka na pro-Marcos ka at pro-Duterte. Kasi sa interpretation yon, magbubungguan yan. At yan ang nangyari. Yung isa namang survey, matagal nang kine-question yung net eh. Yung net satisfaction. Yes. Kasi meron kang satisfied at not satisfied. Matagal na yan. Siguro mahigit ng isang dekada. Yeah, no? Pinagtatalunan yun. Hindi ho kami nagsusubscribe dun sa net. Kahit approval, disapproval, may net disapproval. Di ba? Parang na-measure mo na yung polar opposites. Yes. Tapos dinidak mo siya to get the net. Yes. Anong utility nun? No? So, ganun pa man, ang dapat ho sa isang survey, rini-release ng buo. Hindi piece by piece. Kasi kung piece by piece, tinitingnan mo na kung paano mo i-spin yung balita. Hindi rin ho tama ang nagre-release ka lamang para doon sa top 4 public officials. At wala yung isa. At ilalabas mo after. Yun ho, spinning na ho yun eh. Perception war na yan. Inihilot mo at minamanipulate mo. Yes. Kaya nga, ang dapat, pag nag-release ka, i-release mo ng buo. At bahala ang taong bayan intindihin. Kung mali ang intindi, na andyan ang survey firms to guide. Yes. Okay? At dapat ho, ako'y naakwa na nito, pero dapat ho kung kayo'y survey firm at mali ang interpretasyon. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!